kalaban tungkol sa labanan ng flesh. Kaya sabi ng Panginoon na kinakailangan, we have to always ask forgiveness. Kinakailangan, Panginoon, patawarin mo, bigyan mo ako ng kalakasan, bigyan mo ako ng lakas para mapaglabanan lahat. Kaya ang sabi doon sa prayer, Lord, lead us not into temptation. Kaya nga, because why? Mayroon tendency lagi ang tao na siya ay nagkakasala. Why po tayo nagkakasala? Dahil nandit, salamat po sa kanya. Dahil tayo po ay mga laman pa, we are still in the flesh, madali po magkasala ang flesh. Kaya nga, pag tayo na nalangin, Lord, lead us not into temptation, but deliver us from evil. So we ask to lead us not into temptation. Kaya lagi po natin ihingi sa Panginoon na, Lord, tulungan mo ako na hindi ako madala ng kasalanan. Lagi mo isipin, lagi, paglabas mo pa lamang sa bahay, marami na po tayong kalaban. Amen. Totoo yan. Paglabas mo pa lamang sa bahay, pupunta ka sa trabaho, marami kang kalaban doon sa mga hapon na encounter. But you will ask every day, Lord, lead us not into temptation, but deliver me from evil. Lagi po natin hihilingin yan sa Panginoon. Bakit po? May tendency lagi po tayo na magkasala. Magda-ask na gabay ng Panginoon. So, who are led by the Holy Spirit? Sino po ang mga led? Those who are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Sabi po dito, number one po, fulfilling the will of God. Those who are led by the Spirit of God, they will fulfill the will of God and the purpose of God. Meron bang purpose ng Diyos sa ating buhay? Alam na ba natin ang purpose ng Diyos sa ating buhay? If that is, kung alam na po natin, if we are fulfilling the word of God, the purpose of God in our life, that you are led by the Spirit of God. Number two, led by the Spirit of God means you are free from sin and become, galit ka sa kasalanan. If you are led by the Spirit of God, galit ka sa kasalanan. Di ba? Yes. Ayaw mong magkasala. Kung nakakakita ng kasalanan, ayaw mo yun. Ayaw, because you are led by the Spirit. Because kung gusto mong magkasala, you are not led by the Holy Spirit. You are not. Kasi gusto mong magkasala eh. Ang led ng Holy Spirit, led by the Spirit of God, they are against sin. Ayaw nilang magkasala. Bagamat sila ay nagkakasala, pero ayaw nila. Nakikipaglabat ko. May conviction. Pag nakagawa ka doon, Lord, forgive me, nagawa ko. Nag-ask ka agad because the Holy Spirit is convicting you kagad. Nagko-convict ka agad yung banal espiritu na nakagawa ka ng kasalanan. Kung wala ng conviction, ibig sabihin, yun ang nakakatakot. Wala nang tumakabig sa'yo. Wala nang nagsasabi sa'yo na, kapatid, mukhang napapaano ka dyan. Pag wala ng conviction, wala nang ano sa'yo, that means, you are not now leading hindi ka na nalilid ng banal na Espiritu. Kung mayroon pang conviction, ibig sabihin, yung banal na Espiritu ay nagtatrabaho pa sa iyo. Aliwanag po. Amen! Pag wala na pong conviction, yun na nakakatakot. Yun na, tanungin mo na sa iyong sarili. Hindi na Lord, I feel. Iniwanan mo na ba ako? Hindi mo na kasama ang Panginoon. Yung footprints ay, ano na, yung bang hindi mo nakasama ang Diyos. Kasi wala ka ng conviction. Kumbaga sa namanhid na. Kahit wala na yung nagtatapik sa iyo ng banal na espiritu din na hindi nakalugod-lugod sa kanya. You are not in the bondage again to fear. Hindi ka ano sa takot. Hindi matakutin. Alam po ninyo ang ano ng Panginoon, led by the Holy Spirit is not bondage of fear. Sinabi dito na we are not in the bondage of fear,
that we are, sabi po din, that, basahin ko po 15 na, for we have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption. Ano po yung adoption? Inampon. Espiritu ng, spirit of adoption. Espiritu ng pagka-adopt. Ibig sabihin, in-adopt po, hindi naman tayo kagaya ni Lord Jesus Christ, di po ba na ipinanganak, pero we are adopted. Children. In-adopt po tayo ng Panginoon. If we are adopted, we are the heirs. Tayo po ay tagapagmana. Kung ikaw ay in-adopt ng Panginoon, tagapagmana po tayo ng Diyos. At ano po ang ipamamana ng Diyos sa atin? That's a question. Ano po ang ibibigay ng Diyos sa atin? Unang-una, pinangako tayo ng buhay na walang hanggan. Pinangako tayo na kapag ikaw ay nagkasakit, gagaling ka sa kanyang mga latay. Pinangako po tayo na pagpapala. Marami pong blessing. If whatever the promises of God in the Bible, that is for the believer. Kung ano man ang mabasa po natin sa aklat ng Biblia na mga pangako para po sa mga mananampalataya. Kaya nga po, basahin po natin ang salita ng Diyos para alam po natin ang ating mga mamanahin. Letter B po, the Spirit beareth witness. Sabi po dito kanina, na ang Espiritu ang mismo magwi-witness sa atin. Siya mismo ang magsasabi na tayo po ay born again. Siya na po mismo ang magsasabi na tayo po ay ligtas. Siya po magsasabi mismo na tayo po ay anak ng Diyos. Siya po mismo ang magwi-witness if you are led by the Spirit of God. Hindi po pwedeng sabihin ng ibang tao na hindi ka led by the Holy Spirit. Kaya ito po napaka-importante. But the truth that we are the children of God. At tayo po ay anak ng Diyos. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, meron kang karapatan na gumaling. Meron kang karapatan na mamanahin sa Diyos. Meron karapatan na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. So, yun ang mga ipinangako ng Panginoon. Huwag po tayong magduda. Wala pong duda sa atin if we are led by the Holy Spirit. Amen. Ang duda ay hindi nagmumula sa Diyos. Yes. Doubt is not comes from God. He always gives the assurance. Because the Bible says, the Spirit leads us always that we are the child of God. Amen. And then we have then, hallelujah, and sabi po that we are also glorified with Him together. Kung na-glorify ang Panginoon, tayo rin po ay may glorify na kasama niya. Why? Bakit po may glorify po tayo? Because with Jesus ay makita po sa atin. Kung si Jesus ay talaga makita sa ating buhay, sino po ang nag-glorify? Tayo po ba? Ang Panginoon. Kung magawa ka ba ng mabuti, sino ang nag-glorify? Sarili mo ba? Ang Diyos. Kung ikaw ba ay ginagamit sa anumang bagay na kagaya ng pagtulong, kagaya ng paghaya, ng salita, kagaya ng anumang bagay na nagagawa mong mabuti sa iyong kapwa, sino ang mag-glorify? Ikaw ba ang Diyos? Ang Lord. Ang Diyos. Bakit po makita sa iyong buhay na ang Diyos ay nagtatrabaho sa iyo? You are led by the Spirit of God. Kaya anuman ang bagay na ginagawa po natin na mabuti na para may gloria ang ating Panginoon. Kaya nga po, magiging alert po tayo kung yung nag-glorify po nila ay yung kanilang sarili. Pag nagagawa po ng isang tao ay glory me. Glory to me. Glory me. Ang ano, me. Sabi niya, kung praise wala ako, praise me. Ay wala ka. Kung hindi ako nagbigay sa'yo, wala ka. Kung lagi nang itinuturo ang kanyang sarili na ikaw ay kumano, that is a glory me. Yes.
Salamat sa Diyos. Pag sinasalamat ng Diyos at ginamit ako na ikaw ay ganito.